Bukas daw pupunta sa Cagayan si Pangulong Duterte. Dumepensa na naman ang Malacanang sa mga nagtatanong sa social media kung nasaan ang Pangulo ngayong may kalamidad. Nakatutok si Joseph Moro. Ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapadala ang gobyerno ng mga helicopter para ma-rescue ang mga residenteng trapped sa kanilang mga bubong. Sa Cagayan Valley, may mga pamilyang kagabi pa nasa bubong dahil sa matinding pagbaha. I will say to it na talagang dadating yan. Maghintay lang kayo ng kunting panahon. Minuto-minuto lang naman yan eh. Alam ko na naghihirap kayo. Alam ko na kailangan nyo na tulong. Nasa kalagitnaan ng pagdalo sa Virtual ASEAN Summit ang Pangulo nang itape niya ang public address na ito. Kaya natin to. Ilang pahirap na ng panahon. Babangon rin tayo. Mahirap pero malawa ng Pilipino. Alam niyang tumindig uli. Ang buong Northern Luzon Command Down ng Armed Forces of the Philippines ay dineploy na para tulungan ang mga nasalanta ng bagyo. Round the clock din daw ang pagtatrabaho ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Army. Inanunsyo rin ng Pangulo na gumawa siya ng task force para tumutok sa rehabilitasyon ng mga lugar na apektado ng mga nakaraang bagyo. Sa madaling sabi, gusto ko yung task force na magbigay kaagad ng relief assistance sa affected kayong mga tao. Ayon kay Senador Bongo, bukas pupunta ng Cagayan ng Pangulo para magbigay ng tulong at i-assess ang kalagayan at kailangan ng mga apektadong lugar. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga netizen na naghahanap sa Pangulo sa gitna ng kalamidad. The President is on top of the situation. He is in constant communication with Secretary Delfin Lorenzana and Yusek Halad of NDRRMC. Hindi naman po tayo caught unprepared. Joseph Morong, nakatutok 24 Oras.